Ikadalawamput-siyam ng Setyembre, Martes, Kapistahan ni San Miguel, San Gabriel at San Rafael, mga arkanghel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nakita ni Jesus si Natanael na palapit sa kanya at sinabi niya tungkol sa kanya, "Hayan ang tunay na Israelitang walang pagkukunwari." Sinabi sa kanya ni Natanael, "Paano mo ako nakilala?" Sumagot sa kanya si Jesus, "Bago ka pa man tawagin ni Felipe, habang nasa ilalim ka ng puno ng igos, nakita na kita." Sumagot si Natanael, "Rabay, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko lang sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos at naniniwala ka na? Higit pa sa mga ito ang makikita mo." At idinugtong ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, may kita niyong nakabukas ang langit at panhik panaog sa anak ng tao ang mga anghel ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Talagang sinasabi ko sa inyo, may kita niyong nakabukas ang langit at panhik panaog sa anak ng tao ang mga anghel ng Diyos. Kapuna-puna sa lahat ng mga pangalan ng mga kilala nating anghel, hindi mawawala ang salitang El, katulad ng Miguel, Rafael, at Gabriel. Natutuhan ko sa seminaryo sa pag-aaral ng wikang Ebreo na ang El ay katumbas ng salitang Diyos. Halimbawa, ang El Shalom ay nanangahulugan na ang Diyos ay kapayapaan. Ang Hebreong salita na Angelos ay katumbas ng tagapaghatid ng balita o messenger. Pawang mabuting balita lamang ang maaaring ihatid ng sino mang anghel sapagkat ang mga katulad nila ay nilikha ng Diyos para sa dalawang layunin lamang, at iyon ay ang paglingkuran at purihin ang Diyos sa kawalang hanggan. Pagsasagawa. Ang tao man ay maaaring kumilos bilang anghel dito sa lupa sa pamamagitan ng paghahatid ng mabuting balita sa iba. Hindi ba natin taglay ang salitang El sa ating mga pangalan? Taglay naman natin ang mukha ng Diyos sapagkat nilikha niya ang tao sa wangis niya.